Bakit tila nananatiling tahimik ang Japan sa kabila ng sunod-sunod ang tensyon sa Asia? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Shoutout kay Eric Janes Derecho, shoutout kay Wilmar Balanay, at shoutout din kay Jan Loren Lope. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Isang bansang Japan sa talagang nagparanas ng kalupitan sa ating mga ninuno noong World War II. At ang bansa rin ito ang isa sa mga pinakakinakatakutan noon dahil sa estilo ng kanilang pagsakop ng isang bansa. Malit na bansa kung iyong sisipatin ang mapa ng Japan. Ngunit kung pwersa ang usapan ay mapapatras mo ang bansang higit na mas malaki sa Japan. Pero matapos ang ilang dekada ay kapansin-pansin na tila hindi na naging matunog ang bansang ito sa usapang military. Hindi gaya nung unang panahon ng World War II. Ano nga ba ang nangyari sa kanila at bakit bigla silang nanahimik sa kabila ng sunod-sunod na ang mapangyaring tensyon sa mga bansang nakapaikot sa kanila? Sa kasalukuyan, ang bansang Japan ay mayroon lamang defensive capabilities. Pero wala silang offensive capabilities sa pangunguna ng JSDF o Japan Self-Defense Force. Noong unang panahon, matapos ang World War II, ay ayaw na ng mga kalapit na bansa at ng United States na mas lalong maging powerful ang Japan sa kadahilan ng naipakita ng bansang ito ang talim nila at kung anong kaya nilang itapat sa digmaan. Pero nang lumipas ng ilang mga dekada ay tila nabago ng timpla ng panahon dahil ang dating Japan na siyang pinoproblema ng lahat ay pinalitan na ng isa pang bansa na talagang mas matindi pa sa pananakop ang ginagawa. At ito ay ang bansang China. At ito naman sa kasalukuyan ang problema ng ating mga karatig bansa at ng United States. Pero hindi pa natin maikukumpara ang talim ng China sa labanan sa Japan. At naway huwag itong mangyari dahil posibleng napipinto ito sa ikatlong pandaigdigang digmaan. Mayroon kasing tinatawag na constitutional restriction ang Japan, wherein limitado lamang ang kanilang mga sundalo sa mga defensive actions. At ayon sa kanilang Constitution, Article 9 to be exact, land, sea, and air forces as well as other war potential will never be maintained. Pero sa kabila ng restriction na ito, ay talagang mapapabilib ka pa din sa Japan dahil nasa ikalimang pwesto lang naman sila sa may pinakamalakas na military force sa buong mundo. Despite kasi na may ganitong konstitusyon, ang bansang ito ay patuloy pa din naman sila sa pagsasagawa ng mga kagamitang pandigma. At take note, nakakapag-export pa sila dito sa Asia at some European countries. Naisa batas at napagpatibay ng Japan ang konstitusyon na ito under American forces. Nais lang kasi ng konstitusyon na ito na palaganapin ang kapayapaan at demokrasya. At nais baguhin ang imahe ng Japan matapos ang World War II.
Dito nagsimulang mas maging matibay ang ugnayang Japan at United States. Alam mo ba na ayon sa 1954 Mutual Defense Assistance Agreement ay nangako ang US na paproteksyonan ang kalupaan ng Japan? At gaya ng sa Pilipinas noon ay nagpatayo ang US ng mga military bases sa Japan. At take note, umabot ito ng halos 70 bases at sa datos noong 2004 ay nasa 50,000 naman ang US military ang nakabase sa Japan. Isang patunay lamang ito na isinasakatuparan ng US ang pangako nito sa mga Hapon. Pero alam mo pang nagkaroon ng pagkakataon na nilabag din ito ng Japan? Gaya lamang ni Prime Minister Junichiro Koizumi na kung saan ay nagsagawa ng aksyon ang kanilang military force sa pangunguna niya sa hindi nasasakupan ng kanilang bansa at ito ay taas ang paglabag sa batas nila. Pinalubog lang naman kasi ng Japan nang walang kahirap-hirap ang isang spy ship ng North Korea sa Chinese waters. At ang isa pa sa controversial dito ay nung magpadala ang Japan ng kanilang mga sundalo sa Indian Ocean upang tulungan ng United States sa kanilang Afghanistan invasion. At isa na namang paglabag ito sa kanilang batas. Pero inilusot na naman kaya nila ito? Sa kadahilanang kakampi din naman nila ang United States. At ano naman kaya ang naging side ng US dito wherein isa sila sa nagpatibay sa konstitusyon na ito ng bansang Japan? To be honest with you, ay gustong gusto kong malaman ang side ng US sa senaryong ito. Ngunit mailap sa akin ang impormasyong ito. Pero kaugnay sa nabanggit kong pangyayaring iyan, ay alam mo bang nais silang i-revise ang nilalaman ng Article 9? Well, hindi nila babaguhin ang part na Japan will not go to war. Pero yung next clause ay nais silang i-revise ng bahagya, which is iaalaw ang Japan na mag-participate sa mga overseas peacekeeping operations at mga collective defense campaigns. At tilang Japan ang magsisilbing sidekick ng United States. Dahil ang nabanggit ko na revision ang kasalukuyang role ng US. At para sa akin ay tila inadjust sila ito para pumapor sa US. Dahil malaki talagang maiambag ng Japan sa kanila. Lalo na't parehong mga veterano pagdating sa mga military weapons, advanced technology. At mas lalong magiging malaking banta ito para sa China. Dahil hindi rin maganda ang naging ugnayan ng dalawang magkarating bansa na ito. At syempre, may mahindi rin pabor sa panukalang ito. Ikaw, anong side mo sa planong ito ng Japan? So, ano na nga ba ang status ng military forces nila? Gaya ng nabanggit ko kanina, sa kabila ng nakatali sila sa kanilang sinumpaang konstitusyon, ay nananatiling malakas ang Japan. Just imagine na salit ng kanilang bansa ay nakaabang lang naman ang halos 300,000 na highly trained active personnel. Hindi rin pinababayaan ng kanilang gobyerno ang kanilang national defense dahil aabot ng $50 billion ang budget nila. Kung kaya't expect mo na ng kanilang maarmas ay hindi talaga basta-basta. Kung nais mo ng separate video sa kanilang mga pinakamalakas na armas ay just comment lang po. At ang isa sa pinaghahanda nila ngayon kasabay ng United States ay ang kanilang TMD o Theater Missile Defense System. At ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit tahimik ang Japan sa usaping military invasion sa panahon ngayon. Nais mo bang mag-suggest ang topic para sa ating susunod na video? Kung oo ang sagot mo, just drop a comment lang at abangan kung ito nang next sa mga feature sa ating susunod na Kaalaman Story.